Mapagpalang araw sa kaibigan. Ngayon po ay ito po tayo sa ating pong mga garden. Dito po ay meron kong isang tinanim dito na soybeans makaibigan, na kung saan ay namumulaklak na. Ayun oh. At wag na po natin itong galawin dahil nagkumpisa na magbulaklak, baka madisturbo pa yung pagbulaklak nila. Itong mga kaibigan, may napansin po ako rito at pangalawa ko na pong itong napansin. Ito, kasing damo na kung saan ay kamukha din po siya ng itong soybeans mga kaibigan. Kung yung napapansin ang dahon, halos magkaparyas lang. Ayan siya, ito yung soybeans na dahon. Malaki lang dahon niya. Pero ito naman ang isa. Okay. Nakakalito no kung saan ang totoong soybeans. Ayan. Isa din po sa ating nalagaan din natin ito. Itong soybeans na ito. At kasama na rin ito. Yun pala, damo pala siya. Ayan. At napansin po natin ito mga kaibigan na tumubo at sumabay siya sa pagtubo. At siyempre gumanda na rin yung dahon niya dahil maganda po yung nakukuha po niya ng mga vitamins o minerals. Ano ba tawag dyan? Kaya ito mga kaibigan, isa namang damo na ating pong napansin na magkamukha din. Magkahawig ang kanila pong dahon. Soybeans, yan ang mga kaibigan ha. At isa sa mga ating pong tinanim ngayon, ang soybeans. Dahil meron po tayong mga alagang manok na kung saan isa sa mga mataas na protina itong soybeans mga kaibigan. Kaya yan purpose po natin. Ito marami-rami po ito. Ito. At nabili po natin sa Shopee. Nasa 100 piraso ay 120 pesos. Yan. Wala po tayong similya kasi kaya dito na po tayo. Ayan, soybeans mga kaibigan. Ito po ay kulang-kulang 2 buwan. Pero nagmulaklak na po siya. Nag-umpisa na po yan. Papunta po yun doon. Yan. Okay. At huwag tayong kumpiyansa sa ating pong paligid. Baka nagkukunwari lang na sumabay sa takbo ng ating buhay. Yun pala siya ay kumakain pala. Yun pala ay iba pala ang hangad. Tulad dito mga kaibigan, no? Talagang sumabay. Kung yun napapansin, malinis po yan dyan. Papunta ron doon. Malinis po yan. At ating pong dinadamuhan. Kaso lang, dahil magkamukha, ay iniwan ko po siya. Diba? Talagang tinira ko po siya mga kaibigan dahil akala ko po ay soybeans din. Okay, yung bandang dulo. Sa Bisaya pa, udlot. Ayan mga kaibigan, ito yung hindi totoo at yun naman ang totoo. Anong pagkakaiba nila? Ayan o, palapit natin konti. Ayan o, ayan ang pagkakaiba nila. Ayan. Alas pagkakaiba, paras talaga no? Ayan po yung ito ang piki na soybeans at yun naman ang totoong soybeans mga kaibigan. O, napapansin po ninyo dyan, may bulaklak na po na kulay violet. Ayan o. Okay, ito po yung ginagamit po sa taho. Ayan. At mataas po ang protina nito. Kaya dito po tayo sa ating pong kunting maliit lang po na garden. Okay. Pasilip konti dyan. Okay, dito po yung ating po mga tanim. At bakit nag-blurred po yung ating pong camera? Dahil luma na po ito. Yun. Saka ayun na po, lagi po naglalag. Okay, dito na po tayo. Yun, yung ating pong kamote dyan. Yan, no? Kung napapansin po niyo yung kamote dyan, ating pong nilagyan po ng mga matatabang lupa, mga kaibigan. Dahil kumalat na po siya, marami pong mga yung kanyang katawan, kumalat na, ay dapat po malagyan po ng lupa para magkalaman din siya. Ayun. Okay, yung ating soybeans. Wow. Grabe no. Ayan. Dito, pasilip lang muna. Next po ay ituturo ko po kayo sa aking maliit na nasa 80 square meter lang pala ito. Na bakanting lupa tinaliman po natin.
ng iba't ibang gulay. Ito ay pang-experiment lang mga kaibigan. Dahil wala man tayong idea pa, kundi naghanap lang po tayo sa YouTube, iba pang mga eksperto sa ating mga kaibigan na nagagugulayan. Kaya ina-apply po natin at tinitinan po natin yung ano po ang progreso. Ayan, dito. Oy, meron na po tayong pipino. Okay. Yeah, dalawang puno lang ito mga kaibigan, ang pipino ko. Yeah. Okay, update next po. Shout out, Ate John 721, Luola Vlog, Linda Carpenter, Dong Henry, Kalinga Prab, at Kuya Bal. Shout out sa lahat, sa ating mga secret viewers dyan. Yan, sa Australia, si Kabayan Iman, kumusta? Yan. Ito tayo. Uy, nag-ambo na. Alas muna tayo. Next po, ay ma-update po tayo dito. Meron na po tayong natutunan po dito. Oy, nag-ambo na! Let's go! Thank you for watching. God bless us all and to God be the glory.